Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino. And for today's vlog, pag-uusapan natin ang Shopee. Okay, so may binili akong item sa Shopee. Ito yan. Ito ay aroma diffuser. I-return ko to kay seller kasi may defect siya. Okay? Hindi naman ito kamahalan pero gusto kong itry kung paano mag-return and refund sa Shopee. Ang pinagamitan nyo ng box, ayan, yung pinagamit akong box, yung plastic, at saka yung address na yan. Ayan, ito kayo ito. Huwag nyo siyang itatapon, okay? So, re-return natin tong item na binili ko sa kanya. Naka-chat ko na si seller na return ko daw yung aking item na binili sa kanya. Sayang kasi hindi siya gumagana. Padalawang bili ko na kasi neto. So, isa na sigira. Ito padalawa na. So, sira na naman. Kaya magre-return tayo ng item. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-return and refund sa Shopee. Okay? Kapag sira yung item na inyong na-receive, inyo pong i-chat si seller. I-video nyo yung pag-unboxing ng ganito. Na may proof kayo na binuksan nyo with the video. Tapos, picturean nyo rin kung ano yung problema dun sa item para maibalik nyo siya ng maayos kay seller. I-return ko lang tong item. Ayan, kasama tong ayan, tong remote control. Hindi rin siya gumagana. Eh. Sayang yung remote. Hindi siya gumagana. So, babalik natin kay seller. Ayan. So, ayan ang item. At binalot ko na ng maayos. Ilalagyan ko na lang siya ng tape. Lalagay daw natin sa bubble wrap kasi hindi tatanggapin ni JNT kapag walang bubble wrap. So, yung bubble wrap po nyo itatapon at ibabalik natin ito sa kanila. Okay? Pera na pinambayad dito is automatic na yung pupunta sa ating ShopeePay. Doon mare-return. Okay? So, ayusin ko lang to guys. So, ito guys, yung aking ginawa na for deliver. Sisend ko na kay seller to. Okay? Okay guys, wag na wag nyo po i-click ang order receive. At ang i-click nyo po is return and refund. Okay? Pagkatapos po ay may conversation po kayo sa seller. Ayan. Na i-refund nyo po yung inyong item. Pagkatapos po, i-click nyo po dito sa inyong return pending. Ayan po. I-select nyo po itong select shipping option. Dito po sa select shipping option, meron po tayo ditong dalawang option. Draft off at saka self-arrange. Ang pipindutin nyo po itong draft off para libre po yung shipping fee natin sa JNT. At kapag naman po self-arrange, kayo po yung magbabayad ng shipping fee. Okay? And then, click nyo po itong confirm. Katapos po, meron po ditong nakalagay na draft off of JNT Express. Dito po, i-download nyo po ang inyong download and email me. Sa download, dito lalabas yung pinaka-address. At dito naman po sa email, kung gusto nyo po sa email makuha yung address na ilalagay nyo po dun sa box. And then, ito naman po the nearest JNT Express branch. Ito naman po yung mga location kung saan may JNT sa inyong lugar. And then, i-attach nyo na po yung label sa drop of parcel. Pagkatapos po, ito po yung label na sinasabi ko. Ayan, yan yung po yung ipiprint out ninyo at ilalagay nyo po sa inyong box. Pagkatapos po, i-approve na po ni seller ang inyong sinip na item at marerefund nyo na po ang inyong pera. At automatic po, pupunta po ito sa ShopeePay. Ayan, at nareceive ko na po yung aking nirefund na pera. So, ayan guys.